Actually, tita, tapos na po ako. Since kayo pinapapaibigin man sumali, bigyan ko po kayo ng mga tips para makapagsimula agad kayo sa negosyo. Okay lang ba? Number one, tita, kung gusto mo talaga simulan yung business, number one, pag-aralan mo siya. Bakit kailangan pag-aralan? Ito po yung negosyo. Wala pong madaling pera. Lahat po ng mahalagang bagay sa mundo, kailangan mong pag-aralan at kailangan mong matutunan. Ngayon, kahit hindi po kayo member, kahit wala pa kayong pera, huwag nyo munang isipin yung pang-member. Ang maganda, pwede nyo na hutong pag-aralan. Kasi, ang maling mindset ng iba, saka ako na pag-aralan yan, pag-member na ako, mali. Habang di ka pa member, pag-aralan mo na. Habang pinag-iipunan mo na siya, pag-aralan mo na. Habang initi mo pa yung pera mo, pag-aralan mo na. Para pag nag-join ka na, edi marunong ka na, yung advantage, pag-aralan mo. Every Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, meron tayong seminar sa office para pag-aralan. Number two, stay away from negative people. Tita, alam niyo po, maraming mga tao negative. Madami, napakadami. Sobrang dami mga tao negative. Sino mga negative? Normally, pag meron tayong nakita magandang opportunity, automatic, kinukwento natin. Tama? Normally, pag nagkwento ka, may mga tao negative. Sabihin sa'yo, nakumari, alam ko na yan, pyramiding scam yan. Problema sa mga Pilipino, pag nangangarap ka, pinipigilan ka. Pero pag wala ka naman pera, di ka naman pinapautang. Ang bottom line dito, ibig sabihin, pag may mag-negative sa'yo, umasa na pakinggan. Bakit? Kasi minsan, wala po nidulot ng maganda mga tao negative. Lagi mong isipin, ikaw nakakita, hindi naman sila. Ikaw nakakaintindi, hindi naman sila. Wala silang karapatang nakawin yung mga pangarap ko. Kasi minsan mo na lang tumakita na posible, huwag mo nang hayaan mapigilan ka pa. Oh. Third, you have to think positive, tita. Dapat laging positibo. Kahit gusto mo na to, minsan at the back of your mind, meron ka pa ding duda. Pwede mo sabihin sa akin, Jobs, nagustuhan ko naman, pwede kong gawa ng paraan. Kaso nga lang, baka mo lang sumali sa akin. Baka mo lang maniwala. May duda ka eh. Baka naman wala mag-join. Baka naman di ako mag-successful. Baka naman di ako magkakotse. Tita, alam niyo ba na sa lahat po ng uri ng trabaho, negosyo, all kinds of endeavor, sa schooling man, sa showbiz, sa politika, kailangan ka laging positive. Bakit? Mayroon ka bang na-encounter na negosyante yung sabi ganito, nakapagtayo kaya ng tindahan, naku baka naman walang bumili, wala namang ganun. Makapag-apply kaya ng trabaho, baka naman di ako matanggap, wala namang ganun. Makapag-abroad kaya, baka naman di ako makalis. Ibig sabihin, if you want to become successful, dapat you have to think positive. Yung duda mo, pagdudahan mo, paano kung may sumali sa'yo? Paano kung may maniwala? Eh paano kung dito ka pala yayam? Ang isang bagay, an opportunity, you never know how good it is unless you will try. Subukan mo. Huwag kang matakot sumubok. Huwag kang matakot mabigo. Matakot ka sa mga bagay na pwede mawala sa'yo kung hindi mo man lang sinubukan. Maliwanag? Number four, last but not the least, tita. You have to define the reason why. Kung bakit mo gagawin ang negosyo natin. Huwag ka mag-join ng napilitan ka lang, nakulitan ka lang. Huwag ka mag-join ng, you know, kaya ka lang nag-join dahil hindi ba pagbigyan lang yung nag-invite? No, it's not acting like that. For you to become successful, dapat meron kang compelling reason why. Meron kang burning desire. Ano yung pinaghuhugutan mo? Para pag dumating sa'yo ang hirap sa negosyong ito. Kasi mahirap yung negosyo eh. Mag-iimbita ka, hindi darating. Ma-injan ka, mara-reject ka. Masarap kung sino pang kamag-anak mo, sila pa yung negative. Kung wala kang pinaghuhugutan, pag nahirapan ka, ayaw mo na. Kaya dapat isipin mo, bakit mo ba gagawin ang AIM Global? Ito ba'y pastime mo lang? Ito ba'y ginagawa mo para sa pamilya mo? Para mayahon yung anak mo, magulang mo sa hirap? Guys, kung ang pamilya mo, ang dahilan mo kung bakit mo ito gagawin, I'm telling you, 100% magiging successful ka. Tulad ko, ginawa ko yung AIM Global, hindi naman para sa akin. Kasi ang naisip ko lagi, bata pa ako. Yes, bata ako. Pero yung mga magulang ko, matanda na. After 5 years, bata pa rin ako. If only, I'm only 25, 30 lang ako. Pero nanay ko, that time, medyo matanda na. Ang goal ko, bakit ako nag-AIM Global? Para bigyan ko naman sila ng maganda buhay. Kasi yung lakas nila ngayon, hindi naman nila lakas bukas yun. Kaya ang mindset ko, nung nakita ko itong AIM Global, gagawin ko itong negosyong ito para sa family ko. So tita, maganda.